Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Lunes na naman po at ang pag-uusapan natin ngayong araw sa usapang pangkalusugan ay ang tungkol sa different type of skin. Lima po ang klase ng types of skin. Okay, so you have normal type, you have the dry skin type, you have the oily skin type, the combination skin type, and the sensitive type of skin. Okay, saan ka kaya kasambahay na bibilang dito? Okay, so paano niyo po malalaman kung anong klaseng type of skin meron kayo? But first, ano bang importance na malaman natin ito? Siyempre, of course, pag alam po natin yung type of skin natin, ang magagamit din po natin ng mga products para sa atin, yun po specifically catered sa ating klase ng balat. First, kapag po normal, okay, so it's neither too dry nor too oily. Okay, so sakto lang po. So, iyan po yung medyo low maintenance. So, kung ang klase po ng skin type nyo ay normal, yan po yung wala naman masyadong acne, okay, hindi masyadong malangis, hindi rin po masyadong bukas ang mga pores. So, sakto lang din po, hindi rin po siya flaky or powdery, hindi rin po siya nangangati, hindi rin po siya madaling ma-irritate. Okay, so, paano nyo po i-maintain yung ganyan? Kung paano po yung usual routine nyo, i-maintain nyo lang po yun. But of course, if medyo nag-uumpisa na po magpakita ng konti yung mga signs of aging, syempre, medyo gagamit na po tayo ng mga products para ma-prevent po yung pag-progress nito. Okay, now, kapag po naman ang klase ng skin type nyo ay nasa dry side, ito po yung usually po parang nagbabalat na siya o kaya powdery, no? Pero ito po yung ano, hindi po masyadong kita yung mga pores dito. Pero usually, yung pong mga individuals who suffer from dry skin type, sila po yung ano, kalimitan medyo may pangangati na po, no? And pag ito po ay kanilang nakamot, madali po itong ma-irritate, okay? And ito rin po ay pwedeng magsugat. Kung kaya, dapat po, pigilan po or tigilan po yung pagbabad ng matagal sa shower. Bawal din po maghilamos ng masyadong maligamgam or masyado pong mainit, okay? Dahil para mapigilan po yung pag-strip off ng mga natural oils na meron pa tayong naiiwan sa ating balat, okay? Importante din po laging mag-hydrate. Pwede po kasing dehydrated tayo kung kaya nagmamanifest po sa ating balat yung dehydration, okay? We also have to be using mga emollients po. These are moisturizers po, no? They can also help in locking in yung mga naiiwan pa pong mga natural oils sa ating balat. Okay? And then, pigilan po natin mag-progress ito para hindi po magtuloy sa sensitive type of skin. Okay? So, ang mga sensitive type of skin naman, ito naman po yung mga madali nga pong ma-irritate, tapos talaga pong banat na banat, at hirap, napaka-uncomfortable po ng feeling ng isang individual na may ganitong klase ng balat. Okay? And konti po na makamot nila, talagang prone po itong magsugat. And of course, we do not want secondary bacterial infections to be setting in. Okay? So, ito po ay talagang nagre-require ng pagbisita sa inyong mga dermatologist para mas tama po ang mga magagamit ninyong mga dermatologic products, okay? And then, usually po yung may mga oily type of skin, ako yung mga guys, yung mga kalalakihan sila po, no? Really active po kasi yung kanilang mga oil glands, gawa po ng male hormone. This is pro-secretion po ng mga sebaceous glands o yung oil glands po na tinatawag. Probably this is because of the activities where males engage themselves into, okay? And hindi lamang po sa mga lalaki, may mga babae rin po, no, na pag may mga hormone issues, kanila pong mga male hormones or yung male hormone or yung testosterone na tinatawag, ito po ay pwede rin pong tumaas sa ang level kahit po sa mga ibang kababaihan na may mga problema nga po sa kanilang endocrine system. Now, kapag po kayo yung type na mataas po yung oil secretion, okay, ng inyong balat, ito po yung prone po sa pagkakaroon ng acne, okay? Dahil dito po ay bukas po yung mga pores because of too much oil secretion and ito po ay nakakapag-invite po ng mga dirt na makakapag-clog po ng mga pores. Kung kaya, dahil clog na po yung pores at tuloy-tuloy pa rin po ang oil secretion, we expect po na ang kanila pong balat ay nagiging conducive po sa bacterial growth. And itong bacteria po na ito po yung nagiging sanhi po ng acne. Okay. Now, we move on din sa combination type of skin. When you say combination type of skin, combination po ito ng dry, okay, and oily type of skin. So, usually ang oily type po ng skin ay makikita sa T-zone, okay? So, you have the horizontal line here sa forehead, down po vertically, running through dito sa may nasal area, sa may ilong, pababa po dito sa baba. Kaya nga kalimitan, yan po ang nakikitaan natin na nga
acne, no? Dahil yan po ay mataas po ang rate ng oil secretion sa area na yan. However, yun nga po sa may mga combination type of skin, ito pong dun sa ibang remaining areas, yan naman po yung nasa dry skin type. Okay, so now, having heard or having learned po yung mga different types of skin, now, this guides us kung ano po yung mga gamot or mga products that we can use onto our skin. Okay? Now, kapag ho nasa combination type of skin, pwede po kayong mag-keep ng dalawang klase ng regimen. Okay? To address po solution to the different areas. Muli po mga kasangbahay, ito po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Sana marami po kayong natutunan ngayong araw. And I would like to remind that we all have to take good care of our skin because this is a reflection of what's going on inside our body. And for more skincare tips, please tune in here po sa Good Morning, Kuya!